kayong Patricia? Baka nakakalimutan nyo. Nandito kayo sa pamamahay ko. Hindi sinungaling si Lilette. Si Trixie ang sinungaling. Nawala kayong utang na loob. Umalis na lang ho kayo. Kung magsusumbatan na lang tayo, baka nakakalimutan nyo. Kayo ang maraming pagkakautang sa amin. Lalo na kay Lilette. Kung hindi pa ho kayo aalis sa pamamahay ko, kayo naman nakakasuhan ko ng trespassing. Sige na ho. Umalis na ho kayo. Ayan ho. Layas! You will regret this. Akala mo kung sino? Siya pa ito ngayong galit? Tino, sana hindi niyo na lang po pinatulan. Total, ako naman po yung pinunta niya dito. Sana hinayaan niyo na lang ako makipag-usap sa kanya. Hindi, Lilette! Kulang pa yun! Naalala mo ba? Nung pinalayas ka niya, iniwan ka niya mag-isa sa kalsada! Napahama ka pa nga, hindi ba? At lahat yun nangyari dahil sa kasinungalingan ni Trixie! Could you stop drinking? Please? Patricia, saan ka galing? It doesn't matter. I'm home now. God, drink alcohol. Gusto ko lang malaman to, Trixie. Tino really raped you? Patricia, come on! Or are you just telling us lies all this time just to get back at him? How dare you ask me that, Mom? Of all people, ikaw yung inaasahan ko na maniniwala sa akin hanggang dulo. But it looks like you've given up on me. Trixie? Trixie, come back! I'm sorry! Samir, ano ba talaga? Gusto ko lang matapos na lahat ng ito. Parang habang tumatagal, hindi ko nakilala yung anak natin. Siya pa ba yung anak na pinalaki natin? Parang habang tumatagal itong kaso, ito lalong lumalala. Pero ito yung justice na deserve ng anak natin. Pero totoo ba ang lahat ng ito? Ang dami nagsasabi sa akin na hindi raw totoo yung mga paratang ng anak natin. Ano pagpapatuloy pa ba natin itong kasong to? Ano, saan siya mapupunta? Anong mangyayari? Shh! Sino mga magsasabi niyan? Bakit ka maniniwala sa kanila? Alam mo, mag-withdraw na lang kaya tayo. Mag-withdraw na tayo para wala nang ilalabas pang defense yung isang side kasi pag tinuloy natin to, mas marami pang malalang sasabihin sa atin. Patricia, huwag kang maniniwala sa mga taong nagsasabing hindi nagsasabi ng totoo si Trixie. They just don't want us to withdraw from this case. They want to ruin our family. Family? What family? Nakakaistorbo ba ako?
Mukhang lahat kayo, busy-busy pa rin. Pinagluto kita ng pananghalian mo, kaya dinala ko na dito. Ito, ha? Salamat po, Tinang. Nag-abala pa po kayo. Eh, pwede naman po kong kumain dito eh. May mabibilhan naman po ako. Ikaw naman. Gusto ko lang makasiguro na kakain ka. Kasi wala pa kagabi. Wala ka ng ganang kumain. Tapos kanina namang umaga, nagmamadali ka. Halos hindi mo nagalaw yung plato mo. Masyado lang po talagang maraming iniisip. Doon po sa kaso eh. Nako. Lalong hindi ka makakapag-isip kung walang laman yung tiyan mo. Alam ko na kung bakit may pakain. Anong alam mo? May pakain kasi malapit na po yung birthday mo. Itinang ako nga dapat yung magbibigay ng regalo sa'yo eh. Ay naku, Lilet. Hindi ko na iniisip yan. Alam mo naman, wala po ng mga kasambahay tayo sa mga ingano. Ayoko na ng ganyan. Matanda na ako. Hindi na kailangan yung mga handa-handa. Pero, kung mag-wish ako para sa birthday ko, yun ay sana mapanalo mo yung kasong hawak mo ngayon. Yun. Yun ang gift mo sa akin. Pinapabango nila si Trixie sa presentation nila. They portrayed her as hindi sinungaling. Kaya dapat sirain talaga natin si Trixie that she's a spoiled brat and a liar. At si Cez lang talaga ang naiisip ko na pwede nating ilagay sa witness stand to do that. Pero ayaw niyang tumistigo, di ba? Kala Rena, pinapatawag niyo daw po ako. Si Tinang Cez mo, andito, di ba? Magandang araw po ka, Lorena. Attorney, pasensya na po kayo kung binisita ko si Lilet sa oras ng trabaho. Ay, hindi. Hindi to tungkol doon. Maupo ka. Sige, pag-usap muna kayo. I have something. Sa totoo lang, buti nga na bumisita ka dahil meron sana akong hihilingin sa inyong dalawa ni Lilet. Nung hindi pa pinapanganak si Trixie, namasukan ka na sa mga engano. Tama? Na subaybayan mo yung mula nung pinanganak siya hanggang sa lumaki si Trixie. Hanggang sa umalis na po kami sa mga engano.